Mayroong isang mainit na balita ngayon, mga kaibigan, na si PBBM daw ay may pinatay. Ating itong pag-usapan. Unang 1:3 verse 15, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Broadcaster Percy Lapid, patay matapos tambangan. Ito ang isang ulat sa isang kulong sa Bumbo Radio. Patay matapos tambangan ang broadcaster na si Percy Lapid ayon sa PNP. Lulan ng kanyang sasakyan kung saan pagdating sa gate ng kanilang bahay sa Las Piñas City nang sumulpot ang dalawang suspect na lulan ng motorsiklo. Itinakbo pa ito sa pagamutan subalit hindi na ito umabot ng buhay. Ayon sa kaanak nito, magsasagawa na sana ito ng kanyang online program bago mangyari ang pamamaril. Patuloy pa rin na inaalam ng mga otoridad ang motibo ng nasabing insidente. Ngunit nagkalat sa social media ang kuro-kuro ng mga netizens at mga media na inuugnay ang pangalan ng Pangulong BBM at dating Pangulong Duterte sa pagkamatay ng kolumnista dahil kilala ito na kritiko ng Administrasyong Marcos at Duterte na sinasabi na sila daw ang suspect. Ito pa ang sabi ng isang post. Rappler, the NUJP condemned the killing of radio broadcaster Percy Lapid, calling on the police to hold those behind the murder accountable. The killing shows that journalism remains a dangerous profession in the country. The incident took place in Metro Manila, indicates how brazen the perpetrators were and how authorities have failed to protect journalists as well as ordinary citizens from harm. Ito ay isang katugunan ng National Unions of Journalists of the Philippines. At ito ang mga post ng mga netizens na galit kay PBBM. A citizen's post, "The return of merciless killing has come. I did not know him, but I came across his YouTube channel and discovered he was a critic of then Duterte regime and now Marcos Jr.'s. So those who were not on yesterday can figure out who were culprits. Hashtag justice for Percy Lapid." At nagtrending na sa social media ang justice for Percy Lapid at sinasabing si PBBM daw ang nagpapatay nito. Makikita rin na si Percy Lapid ay isang Leni supporter. Citizens post, "Rest in peace, Ka Percy." At makikita na si Percy Lapid ay kasama rin ng dating vicepresidenteng si Leni Robredo. "The past administration and the present administration have two things in common. Both are corrupt. Both doesn't value human lives. Hashtag justice for Percy Lapid." Sabi pa ng isang netizen, "Percy Lapid was highly respected radio broadcaster in NCR, a champion of truth and courage, a staunch Leni supporter, a thorn in Duterte Marcos side." Ngunit hindi papatinag ang mga supporters ni PBBM na ang may utak daw ng pagpaslang ng kilalang broadcaster na si Percy Lapid ay dahil sa mga NPA. Sabi pa ng isang netizen, "Some Leni apologists and NPA enablers are quick to relate the killing of Percy Lapid to Duterte and Marcos." Sabi pa ng isa, "Percy Lapid, maraming salamat sa matapang pagtindig. You will be greatly missed. Yung mga NPA na bili ng bayad sa inyo, rest in peace." Sabi pa ng isang netizen, Ito ha, bakit ang ingay ng mga taga-kabila sa pagkamatay ni Percy Lapid while tahimik sila sa ginawa kay Kate Absalon at sa mass murders ng CPP-NPA, NDF noong panahon ng 80s. Hashtag justice for Kate Absalon. Matatandaang sa panahon din ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay sinisisi sa kanya ng mga kritiko ang pagpaslang isang broadcaster na ang tunay na kumitil naman ng kanyang buhay ay hindi ang gobyerno kundi ang grupo ng CPP-NPA na kung saan ang CPP-NPA na ibinibintang kay Pangulong Marcos ang kasalanang hindi niya naman ginawa at hindi pa napatunayan hanggang ngayon. At sabi ng mga ibang mga Marcos supporters ay pain lang daw ito para may dahilan ang kaliwang grupo na patalsikin sa pesto ang dating Pangulong Marcos. Sabi pa sa isang post, "Ingat sa mga taga-suporta ni Percy Lapid. Isipin nyo na sa mahabang record na ng mga teroristang NPA at palabasing gobyerno ang may gawa at paano nyo nasabing gusto kayo patahimikin ng Estado, iapakakunti ninyo para masabi namin maingay kayo." Sabi pa ng isang netizen,
feeling ko NPA nagpatira dito kay Percy Lapid. Ganyan gawain ng NPA. Titirahin nila kakampi nila para mapagbintangan yung iba. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong masasabi sa content na ito? I-comment mo naman sa ibaba at atin pag-usapan ito. Salamat kaibigan at God bless. Mateo 7 verse 1 and 2. Huwag kayong humatol nang kayo hindi hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Kaibigan, ang paghatol sa ibang tao sa ating kapwa ay hindi dapat umiral sa ating katauhan, sapagkat ito'y nagtatanim ng puot sa mga puso. At kung may puot sa ating mga puso, ay hindi natin natututunan ang magmahal. Kaya nga naman kaibigan, ipasa Diyos natin at hayaan natin ang ating sistema na siyang humatol sa mga taong nagkasala sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Ngunit higit sa lahat, tayo ay magmahalan upang sa ganun maiwasan ang mga krimen at umusbong ang isang bagong komunidad na may pagmamahal sa kapwa.